Hello mga beheros, mayroon na naman tayong gagawin ngayon. Ito nga pala ang gagawin namin, ang main low temperature cooler. Ito ay si water side at saka fresh water side. Ang pinalamig nito ay itong fresh water side. At yung nagpalamig naman ng fresh water ay ang sea water. Leaking itong sea water side inlet. At sa makikita nyo sa video, tumatagas to. Saka malaki ditong presyo kapag leaking ito dahil panay kayo linis. Ang kadalasang problema pala nito kapag ganitong sitwasyon ay sira na yung corrosion plains or yung gasket. So para malaman natin kung ano ang sira, so tatanggalin na natin. Sa ngayon, umpisahan na natin pag trabaho. Una, sarado nyo lahat ng barbula ng inlet at saka outlet si water side. Kasunod naman ay i-drain nyo yung tubig doon sa filter side ng cooler para hindi tayo mabasa habang nagtatanggal ng mga tornilyo. Sa ngayon, inumpisa na namin tanggalin yung mga tornilyo at mahaba-habang proseso ito at mahaba-habang trabaho. Sa ngayon, natanggal na lahat ng tornilyo. Kaya ginamitan ko na ng jack bolt. Ito yung magtulak sa main flange para hindi didikit yung corrosion flange at saka yung spacer niya. Sa pamamagitan nito, madali lang natin kunin palabas yung corrosion flange at madali lang tanggalin. Sa makikita nyo, dandahan na naming tinatanggal yung flange, yung corrosion flange. Sa loob ng mahabang oras, sa wakas natanggal din namin. After namin matanggal, ito na po yung corrosion flange. Napakakalawang at saka meron na pong gasket, sira na rin. Ito na namang naiwan ay ito yung spacer niya kung saan nakakunik yung mga valve para sa gauge monitoring. Pero tatanggalin din ito para linisin. Sa ngayon ay natanggal na, tinanggal at ni-recondition yung barbula, yung butas ay pinadaanan ng ere para sure na walang clog. Ito naman yung corrosion flange at bagong gasket na ikakabit. Lahat ng nut at bolt ay nirecondition. Ito namang fixed nut ay iniirihan para malinis at walang sabit pagkabit ng bolt. Lagyan ng grasa yung bolt, yung rubber kasi ito, kaya niya nilagyan din namin ng grasa para pagkabit ng gasket ay hindi sasabit at hindi masisira. Ang ginawa pala namin ito ay nilagyan namin ng lubid sa taas dahil mabigat ito. Ito yung pinakamahirap dahil mabigat yung ginagawa natin. So, mahirap din sa pag-angat dahil number one dyan is mabigat at sa area wala ka rin magandang posisyon. So, sa ngayon, ikabit na natin yung corrosion flange at yung gasket. Ang ginawa pala namin dito ay nilagay muna namin lahat ng gasket doon sa flange para pagsabit doon ay diretso na. At gumamit rin kami ng jack bolt para may distance siya. Una mo palang gawin ay yung isang butas ay isintro mo at lagyan ng bolt dahil yan ang guide mo. Pero gumamit rin kami ng jack bolt para maitulak yung main flange at smooth ang pagpasok ng flange at saka yung gasket. Pagkatapos noon ay isa-isa nyo nang ilagay yung bolt hanggang sa ito'y matapos at higpitan lahat ng bolt. Sa mga nagbabalak na magsiman dyan, lalo na sa makina, yung marine engineer, ay ganito po ang trabaho ninyo araw-araw sa barko. Kung hindi kayo mag-overhaul, mag-repair, maglinis sa loob ng makina. Kung ikaw naman ay engineer, ay palagi kang technical ang ginagawa mo.
sa mga ratings naman ay araw-araw yan linis. Ang trabaho sa barko ay hindi matatapos. Hanggat ang barko ay tumatakbo, hanggat ang barko ay bumabiyahe, ay hindi matatapos yung trabaho. Ang matatapos nga pala dito ay yun lang ang kontrata. At dito sa barko naman ay dapat tulungan kayo, dahil wala naman ding ibang tutulong sa inyo kundi kayo lang nasa makina, lalo na sa mga ganitong trabaho. Kailangan full force kayo, dahil mabibigat ito na trabaho. Yung mga nakikita nyo naman na ang lalaki ng mga tubo, saka yung planes malalaki, at saka yung mga planes malalaki, kailangan talaga ay magtulungan kayo sa loob ng makina, dahil ilan lang kayo doon sa makina. Katulad dito sa trabaho namin, ilan lang din kami nagtrabaho nito, pero buong araw namin itong ginagawa. Alang-alang sa ating pamilya at sa mga mahal sa buhay, ay tayo ay magpusigi, at dubling ingat na rin sa pag-onboard natin sa barko. Dahil dito sa barko, kung ikaw ay magkasakit, solo mo itong gagawin, o solo mo itong mararamdaman, dahil wala tayong doktor onboard. Ikaw, biyeros, gusto mo bang maranasan ito on board? O gusto mo bang maranasan ito sa iyong buhay? Kaya magpursige kang makatapos sa pag-aral, at magsikap din mag-apply, dahil ito nga palang seaman, maraming training na kukunin. Pag gusto mo talagang maka-onboard at maka-experience sa mga ganitong trabaho, at siyempre kumita, ay magpursige kang mag-apply, magpursige kang mag-aral. Kung ikaw pinapaaral ngayon, huwag mong sayangin yung pagkakataon na binigay o pinagkaloob sa iyo. Dahil maswerte ka na ngayon, dahil may sumuporta sa iyo. Pagkatapos ng buong araw namin na pagtrabaho, ay ito na siya. Malinis na tingnan at natapos na. At ito ay ready for service na. Maraming salamat, mga biyahero.
sa panonood ng video.